kasama Kuya Val Santos Matubang. Paki-subscribe po ang ating channel, paki-share po ang video ito. At maging kay Kalinga Prab. Shout out sa ating lahat kay Jeremiah 2911, isa po sa mga kasamahan din po natin, kaibigan. Nag-ano po yung reaction video at ang gustuhan ko po itong kay Michelle Japina. Magandang araw sa inyong lahat. At narito naman po ako sa inyong harapan upang muling tumalakay ng isang topic na maaring nasa ganito kang kalagayan kapag narinig mo ito. Maaring ito ang sitwasyon sa iyong buhay. Sabalit bago ako magpatuloy, nais ko munang magpasalamat sa aking mga subscribers na naniwala, patuloy na nanood at sumusubaybay. Salamat sa inyo at it's my prayer na lalo pa sana akong makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pag-upload na kasama ang mga topic na makakatulong sa inyo. Ang ating pag-uusapan ay patungkol sa success. Marami ng topic nito. Siyempre, sino ba namang tao ang ayaw makaranas ng success? Lahat tayo gusto nating maging successful sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang tinatakbo ng ating buhay. Halimbawa sa pag-aaral, gusto mong maging successful, makatapos sa pagtungo sa abroad. Nagplano ka and then successfully nakarating ka sa abroad at nakuha mo yung minimiti mong sahod at yung lugar sa ibang bansa na nais mong puntahan o maaaring sa larangan ng pagdinegosyo. Lahat ng tao gustong umasenso, gustong maging successful. Lahat yan ay pinapangarap natin. Pero bakit may mga taong successful at ikaw naman ay hindi? O maaaring nakikita mo na magiging successful ka, pero bakit parang may humahadlang? Bakit parang may nag-aabala rito? Ang tanong, ikaw kaya ang may problema? O maaaring yung mga kasama mo o mga taong nasa palibot mo? Because sometimes we blame ourselves, but little did we know na yung humahadlang pala upang makamtan mo ang tagumpay o maranasan mo ang success, nandun pala sa mga taong kasama mo o mga taong nasa palibot mo. So, talakayin natin ito at baka nasa ganito kang sitwasyon. Pero bago yan, hayaan niyo munang basahin ko ang isang Bible verse that has to do with this topic. Ang title po pala natin ay People Around You That Hinder or Delay Success. Sino kaya sila? Ang sabi sa Psalm chapter 1 verses 1 to 3, sabi dito, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. So, ang salita palang pagtatagumpay o success or prosperity ay nasa Bible. Pero nanotice natin na may mga taong binanggit dito. Sa totoong buhay kaya nangyayari ito? So, let me repeat the title. People around you that hinder or delay success. Yung una, maaring kasama mo ito. The pessimist. Okay, sino itong mga pessimist na maaaring kasama mo? A person who has the tendency to see the worst aspect of things or believe that the worst will happen. Okay, someone who lacks of hope or confidence in the future. And another definition, a person who has the tendency to see, anticipate, or emphasize only bad or undesirable outcomes, results, conditions, problems, etc. In other words, kapag may kasama kang pessimist,
ito yung mga tao na laging negatibo, laging failure ang nasa isip, laging hinihila ng kanyang mga disappointment at failure sa nakaraan, laging tinitingnan yung mga masasamang bagay sa kasalukuyan, o maaaring laging tinitingnan niyang negatibo ang future. So, kapag meron kang ganitong kasamang tao, tiyak ang marinig mo sa kanya, most of the time, ay discouragement, negative, at mga failures. Parang ayaw niya nang mag-attempt, parang na-paralyze na siya, kasi siya ay natatalian nung kanyang mga failures. So, sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano ang laman ng puso, yun ang lalabas sa puso. So kapag isang tao ay pessimist, wala kang maririnig dyan na encouragement. Wala kang maririnig yan na positive. Lahat ang maririnig mo sa kanya ay failure. At alam nyo, nakakahawa yan. Maring ikaw bilang leader o bilang manager ay nahawa ka ng ganitong taong na hire mo o kasama mo o mga taong nasa palibot mo. So mag-ingat tayo. Baka merong tayong kasamang ganito. Kaya naabala or nahadlangan ang success. Next, the lazy bones. Sa madaling sabi, ang lazy bones ay mga taong tamad. Maaaring may kasama kang tamad. Yung mga taong hindi active. Yung mga taong ayaw magtrabaho. Kapag meron kang linalakaran para marating mo ang success ay nangangailangan ng physical activity. Now of course, maaring kailangan mo ang taong kasama, maaring nagsusweldo ka, binabayaran mo yung taong kasama mo kasi may gusto kang maabot. Pero kapag siya ay lazy bones or tamad, wala kang aasahan sa kanya na magiging kasama mo siya para ma-attain mo yung tagumpay. So, tumingin tayo. Maaring meron kang ka-partner, o maaring meron kang kasama sa palibot na tamad. Ang tawag dyan ay lazy bones. Number 3, the crabs in a bucket, or people or a person having crab mentality. Ibig sabihin, kapag may nakikita na siyang tagumpay o positibong nangyayari, hihilahin niya ito pababa. Ewan ko kung isa itong pag-uugali o isa itong intention, pero kapag nakita ka ng kasama mo na instead na i-push ka pataas, hihilahin ka pababa, siya o sila ay mga taong nag-hinder or nagde-delay ng success. Meron ka ba niyan? Meron bang tao sa palibot mo na ganon yung pag-uugali o tinatakbo ng buhay habang kasama mo? Okay, next. The indifferent. Sino naman ng mga indifferent? Sabi rito, someone who's not interested or concerned about something. Sa Tagalog, sa madaling salita, ito yung mga taong walang pakialam. Sabihin, habang ang iba ay abala, habang ang iba ay busy sa kanilang ginagawa because they want to share what they have to attain success, ito namang mga taong ito, mga backgrounder lang. Mas mahirap kung sila ay sinasahuran o sinisweldohan. Mas mahirap kung may ine-expect ka sa kanila pero hindi mo nakikita na active rin ang mga taong ito. Hindi naman masasabing tamad. Parang wala lang pakialam. Ang tamad kasi maaaring nag-i-spend ng maraming panahon sa pagtatago, pagtulog, at ayaw trumabaho. Ang indifferent naman, bagamat alam niya ang kanyang gagawin, bagamat alam niyang kasama siya, pero hindi siya nag-join. So talagang malulugi tayo dyan. Kasi may inaasahan ka sa kanila, pero hindi mo naman nakukuha. Okay, next. Next to in the indifferent, the opportunist. Uy, baka may kasama kang ganito.
who is or who are the opportunist? Someone who tries to get an advantage or something valuable from a situation without thinking about what is fair and what is right. Sa Tagalog, mga oportunista, mga mapagsamantala. Maring mapagsamantala sila sa oras, halimbawa, wala nang ginagawa, instead na sabihin natin, tapos nang ginagawa, pero hindi pa oras para tumigil, ang ina-expect natin, para meron tinatawag na increased productivity, dapat nagtatrabaho pa siya, kahit ano kasi, ang pinag-uusapan, hindi lang yung trabaho niya, kundi yung oras na uuwi siya, matatapos siya. One of the acts of the opportunist is that sinasamantala niya yun na masayang yung oras o di kaya mara yung ginagawa niya kapag walang nakakakita manguumit siya ng isang bagay o maaaring kung siya ay isang tindero o tindera babawasan niya yung benta o maaaring kung siya ay isa sa mga tauhan kukuha siya ng isang bagay sa company, ang tawag dito sa government ay red tape, kukuha siya dahil for his or her own advantage, para sa kanyang sariling benefit o kapakinabangan. Kapag meron tayong ganitong klaseng tao na kasama sa ating tinatahak upang maging tagumpay, talagang i-delay niyan ang iyong minimithi o inaasam na success. Ilan na ba ang nawala sa iyo? Ilan na ba ang nawalang oras, nawalang pera, nawalang gamit? O maaaring sabihin natin, pinasisingil mo siya. Ang sabi niya, wala siyang nasingil, pero meron siyang nasingil. At hindi niya ito ibinalik. Hindi niya ito i-turn over o ibinigay sa dapat niyang bigyan. Ayan, kapag nakakita ka na, kapag meron kang kasamang ganitong tao, mga oportunista, talagang madidelay o maaabala o mapipigilan ang iyong tagumpay. So, sana wala. Pag meron, mag-isip tayo kung anong ating dapat gawin. Dahil kapag sila ay nananatili sa kanilang posisyon o bilang tao mo, I tell you, ihilahin kanyang pabalik. Hindi pa abante. Next, ito ay medyo meron tayo nito. Hindi lang siguro medyo, maaaring nandyan sa atin. Sila yung mga procrastinators. Sino ang mga procrastinators? Or procrastinator, sabi dito, someone who is slow or late about doing something that should be done. He is a person who puts off to do something intentionally and habitually. Kapag sinabi kasing you put off yung hindi mo muna ginawa o dinelay mo. Sa madaling sabi, kapag sinabing procrastinator, meron kang isang gawain na dapat mo nang gawin sa ngayon, subalit hindi mo pa ginagawa, ipinagpapabukas mo pa ito. Ibig sabihin, habang hindi mo ginagawa ang isang bagay, nag-waste ka ng time. Yung productivity mo ay decrease o mabagal o wala. Ang hinihingi sa atin to attain success ay yung tinatawag na increased productivity. Pero ang procrastinator, dumadaya sila sa oras, dinedelay nila ito. Meron ka bang taong mga taong procrastinator sa iyong company o sa iyong grupo o sa iyong negosyo? Itong mga taong ito, o ang taong ito ay tiyak na hadlang sa ini-aim mong tagumpay or success. So, i-recap natin. Sino yung mga tao na maaaring nag-aabala o maaaring humahadlang sa tagumpay? Okay, number one, the pessimist. Yung mga taong laging negatibo ang lumalabas sa bibig, negative, pati pang-action nila, negatibo, hindi makapag-decide. Pangalawa, the lazy bones, mga taong tamad. Baka nagkakuha ka ng ganitong tao kung kaya't nahadlangan o nadidelay ang success ng iyong ginagawa. And then, the crabs in a bucket. Or in other words, ito yung mga tinatawag na mga taong may crab mentality.
mga taong maaaring naiinggit, mga tao na maaaring, mga tauhan na maaaring ayaw magtagumpay ang iba o ayaw kang magtagumpay, kung kaya't ang ginagawa niya, hinihila niya ito pababa. And then, meron din tayong mga taong indifferent, mga taong walang pakialam, habang busy ang lahat, wala silang pakialam, hindi sila nagtatrabaho. And then, the opportunist, mga tao na instead na mag-contribute for success, sila pa yung nagbabawas, sila yung mga nagnanakaw, nagkukupit, mga nag-uumit, mga kumukuha ng gamit sa negosyo, sa kumpanya, mga mandaraya, yan, they are the opportunist, mga mapagsamantala. And then, the procrastinators, ito naman yung mahilig magpaliban ng gawain. O maaring sabihin natin, wala yun sa mga tao. Maaring itong anim na ito nasa iyo. Ikaw ay laging negatibo, so pessimistic. O maaring ikaw ay tamad, kaya hindi ka umaasenso. Ano pa? Maaring ikaw mismo ang humahadlang sa sarili mo, hinihila mo ang sarili mo pababa, mababa ang self-esteem mo, kaya hindi ka makaabante. O maaring ikaw ay indifferent, nakikita mo umaasenso na yung iba, maaaring nakikita mo na may opportunity na upang ikaw ay gumawa, upang magtagumpay, subalit wala kang pakialam. O maaaring ikaw yung opportunist. Ikaw yung tao na kumita, tapos yung ginastis mo, mas malaki pa sa kita. Okay. Maaaring, yan, ninanakawan mo yung sarili mo. Pinakikialman mo yung mga bagay na dapat sa'yo na, pero sinusobrahan mo ba? O maaaring ikaw yung procrastinator. Isang tao na dapat gawin ngayon, hindi niya pa ginagawa. If those things are sin in your life, delikado. Talagang hindi ka magtatagumpay. Talagang hindi magiging maayos ang iyong future. So, ang solusyon lang naman dyan, baliktarin natin yung mga binanggit ko. Kung ikaw ay pessimist, maging optimistic ka, laging positive. Huwag kang maging tamad. Okay, iangat mo ang sarili mo, paunlarin mo. Okay, tapos may pakialam ka sa mga sitwasyon. Kapag nakikita mo may opportunity, yan, may pakialam ka dyan para umasenso. Tapos, hindi mo pinagsasamantalaan yung sarili mo. Maaaring nag-iipon ka. Or, pag may gawain, ginagawa mo na. The result is success. So yan lamang, maaring, alam ko makakatulong ito sa atin. Ang dapat natin gawin, mag-evaluate, and after seeing ourselves maybe, that meron tayong ganito, there's still a spacious room for change. Meron pang pwede tayong gawin upang mabago, and then success will be attained. So maraming salamat sa iyong pagtitiyaga. Maaring mo itong i-share kasi maaring may mga taong nangangailangan din nitong topic na ito. Maraming salamat.